Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video na to, papakita ko sa inyo yung mga nangyari nitong nagdaang tatlong araw sa buhay ko bilang tatay at bilang dreadlock artist. Sa loob kasi ng tatlong araw, meron tayong dalawang kliyente at doon din natin ginanap yung post-birthday celebration ng anak ko, pero yung birthday niya actually naganap pa last October 1. Kaya tara, samahan niyo ako. I-recap natin o balikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraan. So last Friday, October 4, ayan, meron tayong home service dito nga pala dyan sa Villa Lourdes. Kasama ko ulit yung pinsan ko na si Yuri Lopez. Ayan, kasama ko siya mag-home service at gagawa natin ng isang tattoo artist. Dito tayo mag-service sa JM Tattoo at ang shop na to ay located lang sa Villa Lourdes, Lipa City. Tapat lang siya ng De La Salle, Lipa. Napaka-solid nga pala ng mga collection dito ni Sir. Yung mga interior design niya dyan, yung mga display niya, napakagaganda. At sa part naman na to, dito naka-display yung mga certificate niya at mga awards bilang tattoo artist. Para sa video na to, ang unang client nga pala natin ay si Sir JM Samonte. Ayan nga pala yung tsura ng buhok ni Sir JM. Tattoo artist siya since 2010 at napaka-veterano na rin niya sa larangan na pagtatattoo dito sa Lipa. At ito nga pala si Sir JM ay hindi na rin siya bago sa dreadlocks. Iba't ibang klaseng dreadlocks na rin yun nasubukan niya dati. Nasubukan na niya magpa full head dreadlocks, magpa top head, magpa jumbo at ayun, iba't ibang klaseng dreadlocks na rin talaga yung nasubukan niya. Kasi 12 years ago, 10 years ago, meron na siyang dreadlocks. Noong mga panahon na yun, wala pa talaga kumuwang pagdating sa dreads. Itong si Sir JM, marunong din naman siya mag-dreads. Kaso ayun, para mas pinag-igi niya yung tattoo. Katulad ko rin naman, kabaliktaran ko naman, ako yung natuto rin mag-tattoo. Pero kinimit ko kasi feeling ko hindi naman ako puputok sa larangan ng tattoo. So, mas pinag-igi ko yung dreadlocks. Dito lang sa session na to, nalaman ko na siya yung JM Samonte. Kasi before, marami akong clients na nagtatanong sa akin kung ako ba nag-dreadlocks dun kay JM Samonte. Noong mga panahon na yon ay hindi ko pa naman kilala tong si Sir. So, lagi ko sinasabi na hindi. Pero ngayon ko lang din nalaman nung session na to na dati pala siyang dreadhead. Kaya pala marami akong clients na nagtatanong kung kilala ko siya. Pero kung ngayon nyo ako tatanungin kung ako ba nag-dreads kay Sir JM, proudly sasabihin ko, syempre, oo. Si Sir nga pala ay nirecommend lang sa akin ng isa kong client, si Sir Steve Ronda. Ayan, maraming salamat nga pala kay Sir Steve. Pero napakaliit lang din talaga ng mundo kasi itong si Sir JM ang nagtattoo sa kapatid ko tsaka sa aking bayaw. Sa part na to, na-install na natin lahat ng extensions ni client. Bali, ito nga pala ay cord size, color tips. Bali, dark to light yung color tips na napili ni Sir at ito din yung naging resulta ng gawa natin. Kung mapapansin nyo sa unang video, yung before ng buhok ni Sir ay below minimum talaga, nasa 1 to 2 inches lang yung hair base niya. Pero na-manage naman natin ikabit lahat ng extensions at ito na nga yung naging resulta ng gawa natin. After na session namin ni Sir JM, diretso na kaming pamamalengke ng mga pinsang ko. At sa part na to, tapos na kami mamalengke, nagbe-merienda na lang at pauwi na. Then kinabukasan, October 5, Saturday, ito na yung araw na isa-celebrate namin yung birthday ng anak ko. Bali, ang una ko niluto nga pala dito itong pork adobo. Medyo pakuluan lang naman yung gagawin natin dyan. Sunod naman natin yung mga gulay. Ito, chop suey naman yung second. Then napalito ko na rin itong sisig at nire-ready ko na rin yung mga ingredients na susunod ko lulutuin. Yun, napakakalat pa sa labas. Bali, dalawa lang kami ni Mrs. to nag-aayos. Siya yung nagde-decorate, tapos ako naman dito sa labas ang nag-aasikaso ng pagluluto. Sobrang aga pa kasi nito, siguro bandang 6 to 7am pa lang to. At yung mga nakakatulog kasi talaga namin ng mga pinsan ay probably tulog pa kasi pagod din sila kahapon kasama ko sila sa pamamalengke. Ganito talaga ako dito sa amin, lalo na kapag may okasyon, ako yung taya sa pamamalengke, sa pagluluto. At ayun, wala rin naman kasi ibang gagawa, kung hindi naman ako kikilos, wala, hindi matutuloy. Sabi nga, huwag mo masyadong galingan, baka maregular. Kaya ayun, ginaling ako kasi masyado, kaya ayun, lagi na lang ako yung taya. Gusto ko nga rin pala magpasalamat sa buong sanggunian ng barangay namin, sa barangay Pusil, sa mga konsehal na nagpahiram sa amin ng chairs, tsaka yung tent na gagamitin namin sa araw na to. Ayan, marami salamat po. Dito, bandang 10 a.m, marami na ako naluto at itong sisig namin, may katulong na ako sa paggagayat si Yuri. Yung si Yuri, nakaka-partner ko sa dreadlocks at sa kahit anong bagay. Sa part na to, medyo tapos na kami, nagdatingan na yung ibang bisita namin. Ito nga pala yung decoration ng asawa ko. At ito nga pala yung mga naging handa ng anak ko. Lahat yan ako yung nagluto. At nandito na yung mga bisita. Nag-umpisa na kami magkain sa part na to. Simple lang naman yung handaan namin dito. Konti lang din naman yung handa. So yung mga na-invite ko, yung mga close friends at relatives lang talaga. So maraming salamat sa lahat ng tao na ka-celebrate sa amin ng araw na yan.
Then kinabukasan, October 6, Sunday, mga 5 a.m. yung gising na ako. At ang daming kalat, ang daming ligpitin, pero aalis ako sa bahay. Medyo nakakagilty din isipin kasi syempre kami yung nag-celebrate, kami yung nagpahanda, tapos yung mga ligpitin iiwan ko sa mga taong maiiwan dito. Kailangan kasing ibalik yung mga hiniram na chairs at tent, at syempre dahil nga yung trabaho ko yung priority ko, maiiwan sa kanila yon, babawi na lang ako. Bali nitong Sunday, ang home service nga pala natin ay sa General Trias, Cavite. So from Lipato, Cavite, ang sakayan nga natin ay sa may Super 8. Madali lang yung biyahe kasi from Lipa, bababa ka na agad ng Dasma. Tatawid ka, sasakay ka ng jeep papunta na 13 Martires. Pero ang ginawa ko, bumaba ako sa Manggahan at nag-joyride na lang ako papunta sa location. Madali lang naman yung papunta, bali nahihirapan lang ako pabalik kasi dito sa lugar ng Cavite, hindi ko naman sa ulo yung daan. Pero ito si Kuya, tinulungan niya ako kung saan ako sasakay. At nandito na nga pala tayo sa location ni client. Ito nga pala yung itsura ng buhok ng client natin. Ang client nga pala natin ay si Sir Joshua. Nakakatawa ang isipin na ako yung napili ni Sir na artist kahit ako ay Batangas area pa. Ito nga kasing si Sir Joshua ay taga Cavite. Napapalibutan siya ng mga Manila-based artist. Pwede siyang kumuha sa Laguna artist, pero yun, ako yung napili niya. Sa akin naman ay matuloy o hindi, okay lang sa akin kasi pagod din ako ng araw na to. Pero kung matutuloy, okay kasi gusto ko rin makapunta sa iba't ibang lugar. Kumbaga may memories din ako ngayon sa Cavite. First time ko lang kasi pumunta dito. Naging mabilis lang yung session namin ni Sir Joshua kasi hindi na makahabaan yung kakabitan natin sa kanya. At basic taphead lang naman itong gagawin natin sa kanya, 35 pieces. At dito, check nyo na lang kung gano'ng kapulido yung gawa natin kay Sir Joshua. Tayo nga pala ay home service pa dito sa General Trias, Cavite. Kaya yan, maraming salamat kay Sir Joshua sa pagpili sa akin bilang artist. Sa part na to ay sinamahan ako ni Sir Joshua, hinatid niya ako papunta sa sakayan pauwi ng Batangas. Kaya ayan, maraming salamat kay Sir Joshua at maghapon din kami magkasama niyan. Pag-uwi namin ng Lipa City, Batangas, tatlong araw din kaming bugbog ni Mrs. Parehas kaming pagod, kaya kailangan namin mag-relax. Nagpamasahe kami dito sa Lady Lux. At dahil late na kami natapos sa Lady Lux, dito na nga pala kami nag-dinner ni Mrs. sa corner route. Dito lang yan sa May Marawi, Lipa City. At ayun lang naman yung mga bagay na nangyari nitong mga nagdaang araw sa buhay ko bilang dreadlock artist. Dito ko natatapusin itong video na to. Sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay located lang sa Lipa City. Any kinds of dreadlocks, afro-curl perm, braids and cornrows, nag-home service din po ako. Meron po tayong Facebook, YouTube and TikTok, The Dreadlocks Factory.